Guys, good morning. This is Motor4 Motovlog and welcome sa ating another episode ng Motovlog. As you can see, di tayo sasakay ng motor. Pero i-review natin siya. This is the 5,000 kilometers or the 5 months review sa ating Honda PCX. And sa performance naman guys, after 5,000 kilometers na tinakbo niya, after several long drives na ginawa ko, nagkaroon siya ng dragging. Mas feel mo yung dragging. Although meron na siya dati pa, kaya lang very minimal lang ngayon. Especially pag may sakay ako, talagang may feel mo yung dragging niya. Mas malakas yung vibration, tapos medyo mahina yung hatak. Siguro hanggang kapag low speed ka. So yun, dinala ko sa Honda dealership yun sa kasa. So nilinis na lang yung panggilid. Yung tinatawag nilang panggilid, hindi ako masyado technical, pero ito yung sinasabi nilang panggilid. Binuksan nila yan, nilinis nila yung belt, tapos yung mga clutch. So after that, okay naman siya. Kailangan lang daw linisin yan from time to time. So may nakausap tayong mga fellow natin PCX riders, PCX owners. So sabi nila mawawala yung dragging pag may pinalitan ka, may in-upgrade ka na part dun sa panggilid. So next time na natin ipapa-upgrade yun kapag meron na tayong budget for that. Sa performance guys, ganun pa rin, matipid pa rin si Honda PCX. Umabot siya ng 50 kilometers per liter, especially on long drive. So, napakatipid niya sa gas. Same talaga sa gustong-gusto ko sa Honda PCX. Sa ganitong category na 150cc, ganun siya katipid. Tapos, automatic pa. So, front, wala pa naman akong binabago. Stock pa rin. We have the ABS. ABS on the front. Yung rear niya guys, hindi siya hindi siya ABS, naka-drum brake pa rin siya. Pero, yung performance ng brakes niya, napakaganda pa rin. Maganda pa rin kumapit. Pero mas maganda sana kung front and rear ABS na siya. Mas safe sana yon kung parehas. Naka-dual ABS siya. So guys, another thing dun sa performance niya. Although hindi naman to very minor lang to. Medyo malakas yung niya vibration. Kasi siguro galing ako sa low displacement na motor. So ayan guys, medyo ma-vibrate siya. The turn signals hanggang dito sa pinaka high and low na headlight niya, LED. So yun guys, start natin para makita niyo yung lights. Masyado nakakasilo yun pag pag gabi. So laging naka-low lang tayo. Nung tinest ko siya dun sa province, nung pumunta ako sa province, sa Sorsogon, okay naman siya. Okay yung performance ng lights. And this is the rear. So guys, mapapansin nyo, gusto ko rin yung tail light niya. LED na rin to. So parang meron siyang X. So yun. So moving on guys, dito tayo sa kanyang compartment. Nasa 28 liter siya. So marami kang mailalagay. Yung mga raincoat, yung gloves, yung half face helmet mo, kasi din yung full face, and meron kang lalagyan ng documents dito sa taas. And also yung mga tools, mga basic tools natin nandito. So yun, nakakatulong guys itong itong spring na nilagay nila. So good job Honda sa paglagay nito. It's
very useful. Moving on, guys. Ito yung napansin ko. Mahirap siya buksan yung fuel tank kapag nagpapagas ako. Mga kailang pindot ka bago siya bumukas. Tapos, ito. May konting gas-gas siya dyan. So, feeling ko sumasabit siya dito sa part na ito. Tapos, pag sinara mo, ipupush mo siya pataas para mag-lock. Tapos, bubuksan mo siya ulit. Ayan, mga kailang pindot ka. Ayan. Although, it's a minor issue lang naman. So, okay lang. So, very reliable pa rin, guys. Kasi, meron siyang outlet dito for, power outlet para ma-charge yung mga gadget, yung camera, yung phone. And guys, pagiging comfortable naman sa ride, yung pinakamalayo kong ride was Bicol ride. Inabot kami ng almost 17 hours dahil traffic din sa ibang part. Bago kami nakarating doon, inabot kami 17 hours. So very comfortable guys yung yung seat nito. Ayan. Tapos yung, of course, yung riding position mo upright. So, talagang hindi ka mangangalay agad-agad. So, sumakit lang likod ko siguro pagdating dun sa sa Sorsogon. So mga kapal, after 5,000 kilometers and 5 months na gamit natin itong Honda PCX, we have minor issues lang. So sulit na sulit, and hope na magkaroon tayo ng maraming rides pa, mga long rides, adventures. And if you're new to my channel, please hit the subscribe button and also don't forget to like, share, comment kung ano yung mga suggestions. So hanggang dito na lang muna guys, see you on my next vlog. This is Motorpol Motovlog. Peace, yo.